Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat at sumaiyo rin. Patuloy po tayong namamangha at nabibighani sa kagandahan ng tagumpay ng pagkabuhay. Ang pagkabuhay ay tagumpay laban sa kasalanan, laban sa kamatayan. Kung tayo nakiisa kay Kristo sa kanyang kamatayan, tayo'y makikibahagi sa kanyang pagkawagi, kanyang pagkapanalo, sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang inyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng husto
tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Priscilla at Aquila ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya't isinama niya nila ito sa bahay nila at do'y ipinaliwanag ng mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya mga Hudyo sa hayagang pagtatalo at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos ay poon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pinapamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ang tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Sa Ama, si Kristo, at naparito sa mundo, nang sa langit dalhin tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap
upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwirang ko lang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Marami-rami tayo ngayong 6:00 ng umaga sa simbahan. May napapansin tayo mga kapatid na nakapula. Sila po'y kukuha ng eksaminasyon sa mechanical engineering. Galing pa sila sa Lipa, Batangas. Kaya binabati po namin kayo at pagdadasal natin ang inyong eksaminasyon upang kayo'y makapasa at ang inyong mga pangarap sa buhay ay matupad. Gayon din ang lahat sa atin. May mga intensyon, petisyon, panalangin tayo na inilalahad, pinipresenta, inilalapit sa ating Poong Jesus Nazareno. Sa kanyang kabaitan, tayo'y kanyang pakinggan at paboran ang ating mga kahilingang galing sa kaibuturan ng ating puso. Paliwanag ko na po ang ating papatapos na po tayo bukas at sa susunod pang linggo ay ang Pentecostes. Maliit na po ang ating kandilang Paskwal. Sa ating unang pagbasa, naibahagi ko na na si San Pablo, marami na siya mga misyonerong paglalakbay at nakatatag na siya na mga Kristiyanong komunidad lampas pa sa Asya. Hindi lang naibahagi na ipahayag ang mabuting balita, kung hindi mga komunidad na, mga sambayanan na nanampalataya, mga hintil nagiging Kristiyano. At sa napakinggan nating unang pagbasa, magaling si San Pablo magsalita, ngunit merong isa, si Apolos, Hudyo, ba? Magaling itong magsalita. Yung sa artikulasyon, mas maliwanag magpaliwanag. Magaling ang kanyang pananalita, nakakaakit. At sinabi niya sa mga sinagoga sapagkat kalat na kalat yung mga Hudyo na si Kristo ang hinihintay na Mesiyas. Kaya ganun. At para kay Pablo, ito'y isang katotohanan na tanggapin natin. Hindi ikaw, kundi siya. Tayo'y instrumento, behikulo, kasangkapan. Kung may mas magaling sa atin na magpaliwanag, salamat sa Diyos. Yan ang matutunan natin. At siya'y nagpapaalam na, hindi ikaw ang isipin mo, ikaw pinakamagaling.
Isipin mo kung wala ikaw, hindi magtatagal ang komunidad. Hindi yan. Ang komunidad, gawin mo ang dapat mong gawin. Ngunit maging matatag yan kahit wala ka na. Yun. At isa pa, may humubog ka na mga alagad pa na mas magaling pa kaysa sa'yo. Huwag mong kaingitan. Imbis, luwalhatiin mo ang Panginoon sapagkat ito ang kanyang disenyo. Ganun ang buhay. Pero tanggapin natin, kailangan mapagkumbaba pa rin tayo sa dulo ng araw. Sa ating ebanghelyo, ito may mga hinihiling tayo. Sinabi dito, basa. Tandaan ninyo, ito yung unang bersikulo. Tandaan ninyo, ito yung para sa ating mga humingi ng pabor. Tandaan ninyo, basa. Anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Kailangan maniwala kayo. Ha? Ulitin ko po. Baka pupungas-pungas tayo, hindi natin naintindihan o iba iniisip natin habang binabasa ang ebanghelyo. Gising naman tayo. Ito yung, kung ano narinig ninyo, yun. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Period. Tuldok. Kaya humiling tayo, ha? Sige po, magtiwala tayo. Kumapit tayo sa kanyang salita. Sinabi niyo, ginagawa ko. Yan ang pananampalataya ng pananalig. Kung hindi tayo naniniwala sa sinabi niya, paano mapapaboran tayo? Kailangan malakas ang paniniwala mo. Kung nagdududa ka, nag-aalinlangan ka, baka may kondisyon, baka ibang interpretasyon, baka ganitong kahulugan. Ay, nako, wala mangyayari sa atin. Kaya nga, palakasin ninyo ang aming mahinang pananampalataya. Pero ang gusto kong bigyan diin, bukas ay Asensyon, ang huling bersikulo. Sabi niya, Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon, aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Babalik na sa Ama. Bukas, ipagdiriwang natin. At kahit na mamaya yung bisperas ng Asensyon, pag-akyat, 40 na natili ang Panginoon pagkatapos ng pagkabuhay sa Kanyang, malalapit sa Kanya, nangaral pa siya kasi, review, pagbalik tanaw sa mga turo, aral, kabilin, utos ng maestro sa kanyang mga guro. Huwag niyong kalimutan, alalahanin ninyo, opo, guro. Pero sinabi niya, magpapaalam na ako, babalik na ako sa Ama. Alam niyo, galing ako sa kanya, panahon na, huwag kami mag-alala, ipapadala ang Espiritu Santo sa inyo, ang bunga ng pagmamahala ng Ama at ng Anak. Yun lang po, ito po yung salita ng Diyos. Ako po'y patuloy na nagbabahagi sapagkat galing kami, mga pari at mga ihos del Nazareno sa Israel, banal na lupain. Ang pinaka mahalagang karanasan ko po doon ay nakapagmisa po ako kasama mga pari, madre, ihos del Nazareno, mga Pilipinong nagtatrabaho sa Israel doon sa munting lugar. Nasa loob kami kung saan inilibing yung lugar na muling nabuhay ang Panginoon
sa simbahan ng Santo Sepulcro sa Jerusalem. Sabi ko, kasi meron kami limitadong oras. Ha? Ang nasabi ko sa, sabi ko, dadaling ko ang petisyon, intensyon, kahilingan ng komunidad ng mga deboto ng Nazareno. Yun ang baon ko. Yan ang pasalubong ko sa inyo. Yun lang ang magagawa ko. Ha? Sa pinakamahalagang lugar, akong makasalanat at hindi karapat-dapat marupok na bihikulo, dahil taas natin sa... nung nandun ako, sino ako? Sino akong hamak na ibinigay sa akin ang pagkakataong namamangha ako? Namamangha ako. Akala ko hindi ako bibigyan ng ganong ginintuan o makadiamanting okasyon. Kaya puspos ang aking puso. Kasama na ang mga representante ninyo hanggang ngayon. Para tayong nila Maria Magdalena, nila Pedro, nila Juan. Nandun tayo sa libingan, eh. Tama na. Yun lang, punong-puno pa rin ang masayang damdamin ng aking puso. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong sa pandemya. Pandemya pa rin ito. Bahagi pa rin yung aking pananalita. Nawa po, tayo po'y mamangha lagi sa kagandahan, sa kahiwagaan ng pagkabuhay ng Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama sa pamamagitan niya, at tinitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Tugon po natin, Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kaluwalhatian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ama, sa tuwing ay dinidinig mo kami at ipinagkakaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak, manatili nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuos ang iyong mga biyaya sa amin. Hiniling nawa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Inoon, narito
sa iyong bayang masayang nagsalo. Ang sanang mga alay gawin mong totoo. Itong alak at inapay gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Yung bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosa ng kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at ang paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw, lalong-lalo na si Hilario at Emiliana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maiyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Langit ay nabuksan.
kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panyo'y nakatiklop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin. Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa San Tatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, luwalhating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang aleluya. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang sa pinagsaluan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang makahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangalo sa binyag ng loibig at paglining kurang bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po akong nagbibigay ng ulat sa inyo. Naway tangkilikin niyo po yung mga librong sinulat ko ng panahon ng pandemya. St. Joseph, loving with a father's heart. The seven last words of Jesus the Nazarene. Minamahal tayo ng Poong Jesus Nazareno. Ginagabayan tayo ng Poong Jesus Nazareno. Sinasamahan tayo ng Poong Jesus Nazareno. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. At patuloy po tayong tumutulong sa mga komunidad na tinamaan ng mga kalamidad at disaster. Kahapon, 2 boxes pandesal, 1 plastic bag noodles, 2 trays of fresh eggs. Salamat ng marami sa inyong kagandahang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos.
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus, nasa Diyeno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus, nasa Diyeno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, nasa Diyeno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus, nasa Diyeno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus, nasa Diyeno, dinarangal Nuestro Padre Jesus, nasa Diyeno, ilulwalhati.